Dalangin namin, hallelujah, na magbukas ito ng pagkaunawa sa puso't isipan ng bawat isa na dapat naming ipagkatiwala ang buhay namin sa iyo. At patuloy, Lord, na isuko ang aming kalooban sa iyong kalooban, O Diyos. At masunod namin, Panginoon, sa tulong at kapangyarihan mo, Lord, you will do great and amazing things sa buhay ng mga taong nananalig sa iyong mga salita at handang sumunod sa iyong kalooban sa pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. At tunay nga, paalala po sa mamayang hapon, alas 4 po, ay tayo po'y magsama-sama sa ating sambahan upang purihin at pasalamatan ng Diyos bilang pagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Diyos. Hallelujah. Let us enjoy the benefits of God's resurrection. Sapagkat tunay nga, mga kapatid, hallelujah, yung ating pananalangin, yung pagtugon ng Diyos, maging yung ating pagpapahayag ng mabuting balita, ito lahat ay galing sa ating Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakataon na maging daluyan ng kanyang kapangyarihan. Because of the resurrection of Jesus Christ, we have a direct access to heaven through Jesus Christ. At sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagagawa nating malaman ang kanyang kalooban at naisasagawa natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, patuloy tayong maglingkod sa kanya. Alalahanin natin na marami pang kaluluwa ang hanggang ngayon na hindi nakasusumpong ng katotohanan. At ang harvest o yung pag-aani ng kaluluwa ay napakaraming kaluluwa ang aanihin. Kulang nga lang ang mga manggagawa. So let's pray na ang JOP ay magkaroon muli ng mga katuwang na pastors, mga guro, mga manggagawa na hayo at tutupad sa layunin ng ating ministeryo na tunay nga, O Diyos, na idalhin ang mabuting balita sa lahat ng dako. Kaya sa mga kapatid nating nandiyan sa ibang bansa, sa mga kapatid natin na ngayon ay nagtatrabaho sa labas ng ating bansa, mga kapatid, hallelujah, wala pong pumipigil sa inyo. Hallelujah, continue to share the gospel. Continue to be a blessing to other people by speaking about the salvation and the coming kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, katulad nga ng sinasabi ng banal na kasulatan, no? Pinag-usapan natin yung kay Paul, and this is the part 2. Okay? So sabi nga dito, deep longing for the salvation of men express itself in prayer. Ang pinag-uusapan natin yung passion ni Pablo. When we talk about passion, yung marubdob na pagnanasa, no? Na kapag ang tao ay passionate, kahit pigilan mo yan o gumamit ka ng dahas para pigilan ng mga tao, hindi mo sila mapipigil na gawin yung kanilang passion. No, kahit sa gitna ng pag-uusig, ng panganib, ng sakit, ay si Pablo ay nagpapatuloy na maging blessing sa pamagitan ng pagpapayag ng mabuting balita sa mga bayan ng Hentil. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi dito, makikita nyo yan sa kanyang panalangin. Katulad ng sabi nga ng Romans 10:1, mga kapatid, ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Ulitin ko, mga kapatid, huwag tayong tumigil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hindi porke tayo bahagi na namagawain ng ating simbahan ay tayo-tayo na lamang ang patuloy na nagkikita-kita sa loob ng simbahan. Mga kapatid, patuloy tayong humayo, reach out. Sabi nga doon, shine and then connect. Okay? So reach out, lumabas tayo at tunay nga, hayaan nating makita ng tao
ang binagong buhay ni Kristo, ang binagong imahe na hindi na tayo ang nakikita kundi ang buhay ni Kristo sa ating mga buhay. Hallelujah. Sabi nga ng verse 2, hindi nakikita ni Pablo ang tinatawag na kamalian ng bayan ng Israel. Ang nakikita niya ay ang kakulangan ng karunungan. Mapapatunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. The reason why we have the Word of God, pinag-aaralan natin to upang makita natin ang tama ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Okay? Sabi dito, ulitin ko mga kapatid, makikita mo sa panalangin ni Pablo ang pagnanasa niya na ang Israel o ang lahat ng mga mananampalataya, Hintilman o mga Hudyo, ay tunay nga na makaranas ng kaligtasan. Hallelujah. Praise God. Sabi nga ng verse 3, no, andito yung burden niya, yung kabigatan niya, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap sila magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Yun po ang nakalulungkot. Mga kapatid, patuloy ko po kayong tumunghay sa gawain ng ating daily devotion at tunay nga ilagay natin sa ating puso ang mga salita ng Diyos na ating napag-aaralan, na tunay nga sa kakayahan na binigay ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu ay maunawaan natin ang kahulugan nito at ang mga pamamaraan upang maisagawa natin ang katotohanan na natututunan natin sa ating sariling buhay. Hallelujah! So mga kapatid, ulitin ko, wag lang po kayong maging tagapakinig, kundi kayo po mga kapatid ay tagapakinig at tagagawa ng kalooban. No? Not only hearing, but also obeying the will of our God. Sabi nga po ng Acts 28:30, ang buhay po ni Pablo ay umikot sa tinatawag nating pag-abot at pagpapayag ng mabuting balita. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. At sabi nga ng verse 31, hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. So andun ang buhay niya, andun yung kanyang passion, no? Na abutin ang mga bayan, ang mga kaluluwa at ipayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Acts 20:31, magkaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Mga kapatid, itong salita ng Diyos ay hindi kayo dadaling sa kapamakan. Itong salita ng Diyos ay nagsisilbing susi natin upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa paano natin sundin ang kalooban ng Diyos at asahan natin ang gantimpala sa bawat isa na tapat na nagsasagawa ng kanyang kalooban. Jeremiah 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan. Ito po yung tinatawag nating Jeremiah 33:3, yung Lord's telephone number, no? Hindi po ito literal na telephone number, but this word promise reminded us that anytime we call upon the name of the Lord, anytime we call upon the Lord, hallelujah, He is ready to save us. Kaya nga, pero ang pangakong ito ay hindi ibinigay sa mga tao na banal, no? Yung matuwid. Ito ay pangako ng Panginoon sa backslider ng mga na kanyang bayan, sa bayang tumalikod sa kanya. Na sakali na tumawag sila, kahit ano pa ang kanilang nagawa, kahit gaano kalaki ang kasalanan na kanilang nagawa sa kanilang buhay, sa oras na tumawag sila sa Panginoon, ang Diyos ay handa silang tugunin
iligtas. Purihin ng Panginoon, hindi po naparito ang Panginoon para parusahan tayo sa ating kasalanan, bagkus naparito ang Panginoon upang tubusin tayo sa ating kasalanan, upang sa pamagitan, sa biyaya at sa pamagitan ng ating pananalig, maranasan natin ang bunga ng pagkapako, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang katuparan ng kaligtasan na pinangako ng Diyos sa mga mananalig sa Kanya. Kaya sabi ng Acts 12:5, Hallelujah! Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala siya'y taimtim na pinanalangin ng iglesia. So, the work of the gospel is not a work for a single person, kundi sabi nga natin sa lahat ng mga mananampalataya, maging sa mga pastor, maging sa mga evangelist, maging sa mga apostol. Sabi nga natin, kung ikaw ay mananampalataya, tungkulin ng bawat isa na gabayan at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo. At sabi dito ng James 5:20, ito, tandaan ninyo, ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa. Nagligtas ang kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. It was really a specific prayer. Natunay nga ang kaligtasan ng isang kaluluwa mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa buhay ng kasalanan patungo sa kalayaan na binibigay ng Panginoong Jesucristo. Romans 10:4, si Kristo ang hangganan ng kautusan. At sa gayon, ang sinumang nananalig sa Kanya ay pawawalang sala. Hallelujah. Napakaliwanag ng mensaheng ito ng panalangin ni Pablo para sa kaligtasan ng lahat. Hindi lang ng Israel, kundi na lahat ng tao sa buong mundo. Marami pang lugar ang hindi naabot. Marami pang mga bansa ang di nakakilala sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi dito ng verse 5, ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagpapawalang sala ayon sa kautusan, mabubuhay ang tumutupad sa kautusan. At sabi ng verse 6, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang sala dahil sa pananalig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit, alalaong bagay upang ibaba si Kristo. Huwag mo ring sabihin sino ang mananaog sa kalalayman, alalaong bagay upang kunin si Kristo mula sa mga patay. Verse 8, ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Verse 9, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, maliligtas sila. Maliligtas ang bawat isa na tumawag at nananalig sa Panginoong Jesucristo. Ito ang katotohanan na dapat natin ipahayag. Ito ang katotohanan na magbibigay ng kalayaan sa tao, sa bayan. No? Hallelujah. Praise God. Tunay nga, kapatid, dapat alam mo ang katotohanan ito. Hindi komplikado, hindi mahirap. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, lahat ay nagsisimula sa ating Panginoon Jesucristo at nagiging ganap sa pananampalataya sa ating Diyos. Verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Hallelujah. Sinabi rin ng verse 11, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Acts 4:12, isang pangalan lang ang binigay sa silong ng langit na magbubunga ng kaligtasan at ito'y walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Siya ang napako sa krus. Siya ang iniandog ang kanyang buhay na hindi na natiling patay. Siya'y muling nabuhay at ngayon na natiling buhay magpawalang hanggan. Ang alay niya ay higit na mabuti kaysa
sa hayop, sa dugo ng hayop, sapagkat ang kanyang dugo ay banal, walang bahid ng kasalanan. At ang kanyang handog ay para sa lahat. Hallelujah. Na ang kanyang ang kasaganaan ng kanyang banal na dugo ay sapat para tubusin ang kasalanan ng halos 7 bilyong katao sa buong mundo kung sila ay magpapahayag ng pananalig sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya nga sabi ng John chapter 10, no, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Gaano kaya kalaki ang kaharian ng ating Diyos? Paano kaya ang itsura natin sa lugar na yon? Sa langit, meron tayong lugar na itinalaga ang Panginoon. Walang sabit. Okay? Sapagkat sa langit, inihanda ng Panginoon ang lugar na yon para sa mananalig sa Kanya at mabubuhay sila sa piling ng ating Diyos Ama sa magpawalang hanggan. Hallelujah. Nakakalungkot lamang that some other religion are keep on claiming that salvation comes through their church. Brothers and sisters, the truth is salvation only comes from believing the name of the Lord Jesus Christ. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisang Panginoon ang lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan dami yung pamamaraan ngayon para maabot natin ang kaluluwa. Cellphone, texting, pati ang social media, FB. Kasama na ang lahat, no? Lahat ng pamamaraan para abutin, face-to-face, sharing, no? Yung paghayo natin. Hallelujah. Yung mga bagay na yan ay dapat bahagi ng ating buhay. Hindi lang dapat tayo nagsisimba, kundi tayo mahayo para magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Verse 14, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral? Hallelujah. So mga kapatid, marami pong kaluluwa ang nag-aantay lamang sa mga lingkod ng Diyos upang magipahayag ang katotohanan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya ikaw kapatid ay tinatawag ng Panginoon, hindi lang ang mga pastor, tayong lahat. Hallelujah. Hayaan nating makita ng tao ang katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga buhay, sa pamamagitan ng ating mga patotoo at pananalig sa ating Diyos. Totoo, totoo ang Diyos. Hallelujah. Nagpapagaling, nagliligtas, nagpapalaya. Siya noon, at siya rin pa rin ngayon, at siya pa rin ang sa hinaharap, ay hindi nagbabago. Paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Kaya nga ho, mga kapatid, na sa kabila na ang gawain natin ay nandito sa Pasay, tunay nga, hindi po ibig sabihin ang ating ministeryo ay sa Pasay lang. No. Dinadala tayo ng Panginoon kung saan niya ibig. Isipin nyo, nandito tayo sa Pasay, bigla nagkaroon tayo ng pagkakataon na dali ng mabuting balita doon sa Masbate. No? Kung paanong hindi po niya ang ating pastor na si Pastor Jim na dali ng mabuting balita doon sa Masbate. At nagtuloy-tuloy po ito hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga, mga kapatid, hallelujah.
kailangan natin na maraming magagawa upang samahan, gabayan, pangunahan ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako, hindi lang sa Masbate, maging sa Leyte, hallelujah, maging sa Las Piñas, at kung saan man tayo daling, lalo na sa Batangas, kung saan naroon ang ating mga kapatid. Hallelujah. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Kailangan natin ng mga manggagawa, kailangan natin ng mga manunugtog, kailangan natin ng mga awit, kailangan natin ng mga mangangaral. Hallelujah. At kung ikaw ay matagal ka na sa gawain ng Panginoon, magpagamit tayo. Magpagamit tayo, huwag nating sayangin ang buhay na ito nang hindi nagiging kapakipakinabang sa Panginoon at pagpapala sa mga hindi mananampalataya. 16, verse 16, ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Hallelujah. So this devotion, the purpose of this devotion is to give us a daily supply of God's Word at the same time, an opportunity to hear, to listen, to study the Word, to meditate it day and night. Huwag kayong umiwas o tumanggi sa grasya sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan ng pananampalataya, bagkos unahin niyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay na kailangan mo ay idaragdag niya. Hallelujah. Romans chapter 10 verse 18. Ngunit ang tanong ko, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila ay laganap sa sanlibutan. Mga kapatid, gusto nating bumalik at dalawin ang ating mga kapatid sa Javier at sa Abuyog. Kailangan natin ng mga katuwang kasama, no? Hindi nakakayanin na ni Pastor mag-isa ang humayo. At syempre, sabi nga natin, kaya nga ang Panginoon nagpapahayo ng higit sa isa so that yung isa ay magpapahayag at yung isa naman ay mananalangin. At sa pamamagitan noon, nababantayan natin ang bawat isa. No? Sabi nga, we are our brother's keeper. No? Nanawa na muli natin maipayag ang mabuting balita sa mga kabataan, sa mga magulang, doon sa Javier at maging dito sa Abuyog. Hallelujah. Romans 10:19, ito pa ang isa kong tanong, hindi ba nakaunawa ang bansang Israel noon pa'y sinagot na ito ni Moises, pangingimbuluhin ko kayo sa mga taong di naman isang bansa. Pagagalitin ko kayo laban sa isang hangal. Buong tapang namang sinabi ni Isaiah, natagpuan ako ng mga hindi nagsisiharap sa akin, ako'y napakita sa mga hindi nagtatanong kung nasaan ako. Hallelujah. Praise God for this word. Kaya kapatid, ito ang panalangin ni Pablo at ang pagnanais niya na magkaroon ng kaligtasan ng bansang Israel at lahat ng tao sa buong mundo ay galing sa Diyos. Original plan of God to restore the relationship between man and God. Sabi nga natin, ang panalangin ito ni Pablo ay hindi lamang panalangin, kundi may kaakibat na gawa. Huwag lang tayong umibig sa pamagitan ng salita lamang, kundi dapat meron tayong gawa. Sabi ng verse 21, datapot sinabi niya tungkol sa Israel, sa buong maghapon ako'y nananawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Hallelujah. Colossians chapter 1 verse 29, dahil dito ako'y nagpupunyagi sa pamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Hallelujah. Even until now, people in Israel are rejecting Christ. Even until now, people, even sa Pilipinas, sa Leyte, sa Pasay, sa lahat ng dako, maraming tao ang ayaw tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Ando ng katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid. That's why nagaganap ang mga senyales upang maipalala sa tao ang nalalapit na pagbabalik ng Diyos. Sa ikalawang sa susunod na pagbalik ng Panginoon,
Isang beses siya pumarito para ihandog ang kanyang sarili sa krus sa Kalbaryo para sa katubusan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Pero kapatid, sa susunod na pagbabalik niya, tunay nga, hahatulan niya ang mga makasalanan at kukunin niya at kikilalanin ang mga taong kanya, ang mga taong nanalig sa kanya. Hallelujah! Kaya iandaan niyo na, mga kapatid, ang inyong sarili sa pagdating ng Panginoon, sa uling tunog ng trumpeta. Tayong lahat ay kanyang babaguhin. Ang nabubulok ay magiging isang katawang hindi nabubulok. Merong katawang panlupa at may katawang panlangit. At sa pagdating ng Panginoon, ang nabubulok ay papalitan ng katawang panlangit. Hallelujah! Kaya kapatid, magpatuloy tayo. Let's take the opportunity to bring the word to people, to families. Sabi ng 63 verse 3, ang wagas sa pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan ko. Okay? So, ibig sabihin, as we serve the Lord, take time also to know God. No, the more we know about the Word of God, the more we know about God, the more we know about His will, and the more we know about His desire to save this world. Hallelujah. Galatians 6:11, mapapansin nyo na malalaki ang titik ng liham na ito. Ako ang siyang sumulat dito na kahit sa gitna ng kanyang karamdaman, nagpapatuloy si Pablo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit nga po sa loob ng bilangguan, nagpapatuloy siya na umabot sa mga kaluluwa at pamilya upang may payag sa kanila ang pananampalataya, ang kaharian ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah! Praise God! Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, hindi lang sa panahon ng Kwaresma o Holy Week, dapat natin ipahayag ang Panginoong Hesukristo bagkus sa lahat ng araw, sa buong taon. No? Hindi lang sa buwan ng Abril o sa buwan ng Mayo, kundi sa buong taon. Sa bawat araw na meron tayong pagkakataon na magpahayag, let's do it. Brothers, sisters, do not neglect this. Do not ignore the truth about God's will. Never forget that God called us and saved us. So it is also good to know that others must also be saved the way God called us. Sa pamamaraan na ginawa ng Diyos sa ating buhay, nawa ito rin ang maging pamamaraan ng Diyos sa ibang tao. Amen. Hallelujah. Praise God. So, kapatid, let us reach out, lababas tayo sa ating comfort zone at abutin natin ang mga kaluluwa. Magkaisa tayo sa pag-aaral ng kanyang salita at sa pagsasagawa nito, magkaisa at magtulungan tayo na maipayag ang mabuting balita sa lahat ng dako. Gawing alagad ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu. At ituro sa kanila ang kalooban ng ating Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Ilagay nyo nga sa comment section, buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. Huwag na huwag tayong magdadalawang isip. Sapagkat tunay nga, ang pagsunod ay magbubunga ng kaligtasan. At sabi nga, ang pagsunod natin sa Panginoon ay magdadala ng liwanag sa mundong ito na nababalot ng kasamaan, ng kasinungalingan, ng kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! Mamaya po, join us. Dalhin natin ang ating pamilya. No, they deserve the blessing of God. They deserve the goodness and greatness of our Lord Jesus Christ. No? Kung wala ka man dito sa ating simbahan o wala ka dito sa Pasay, nasa ibang lugar kayo, mga kapatid natin,
hindi lang namin kayo dinadalhan ng daily devotion, no, hindi lang po ang mga taga JOP ang aming dinadalhan, kundi lahat, maging yung nasa ibang gawain, because we belong to one body, no, the body of Jesus Christ, at ang ulo ng iglesyang ito ay si Kristo. Okay, so mga kapatid, kung kayo ay may gawain sa inyong kani-kanyang lugar, join. At lalo tayong magpakatatag at magpakasipag. Huwag nating alalahanin ang ating pangangailangan, because God already know your needs. No? Nauna na ang pangako ng Diyos. Nauna na ang tugon ng Diyos. Sumunod lang tayo sa kanyang kalooban. Buhay ang Diyos. At mamaya, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohana. And let us all enjoy the blessing, the fellowship of our Lord Jesus Christ, and the leading of the Holy Spirit. Malaya ka na. Kaya mamaya malaya tayong sumamba sa Espiritu at katotohanan. At ipagdiwang natin ang bunga ng pagkabuhay na muli ng ating Diyos. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri, ilagay niyo diyan sa comment section, sa Diyos ang papuri. No, ibalik natin ang kapurihan sa ating Diyos. Hindi sa ano pa mang nagawa natin, kundi pinili niya tayo upang gawin niya ang lahat ng mabubuting bagay at ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos. Hallelujah. So, kung may time kayo mamaya, and we will try to be online, no? Sa FB live, no? So, i-request natin na magkaroon tayo ng online broadcast kasabay ng ating gawain mamaya, no? So, sa araw na ito ay unahin natin ang kaharian ng Diyos. Mamaya pong alas 4 ng hapon, kung kayo po ay malapit sa ating gawain dito sa Pasay, join us. At kung kayo tinatawag ng Panginoon, join us. At kung kayo naman ay nasa malayong lugar, ay sa online broadcast po tayo mag-join. At tunay nga, para maramdaman natin ang presensya ng bawat isa, ay huwag tayong magdalawang isip na mag-comment o magpayag ng ating kagalakan at damdamin sa kabutihan at katapatan ng ating Diyos na buhay. Purihin ng Panginoon, magandang umaga, sa Diyos lang ang papuri. Buhay, buhay ang Diyos, totoong totoo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga, pagpalain tayo sa buong maghapon. Sa Diyos lang ang papuri.